Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, ang henerasyon kung kailan isinilang ang mga higanting social media gaya ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter at iba pa, marami ang naghangad na makahanap ng karir sa napakalawak na mundo ng social media. Nariyan ang mga travel vloggers, makeup vloggers, mga celebrity chefs, mga nagmumukbang at iba pa. Marami ang sumubok at nagtagumpay, ngunit marami ding sumubok ngunit nabigo. Ngunit ano nga ba ang nasa likod ng bawat magagandang larawan at videos na napapanood natin sa social media? Lahat ba ng mga iyon ay totoo o edited lamang upang ipakita na perpekto ang mundong ginagalawan nila? Isang perpektong halimbawa ng senaryong ito ang kasong aking ibabahagi sa inyo sa video na ito. Si Gabrielle Venora Petito o mas kilala sa tawag na Gabby Petito ay isang aspiring vlogger at YouTuber sa Estados Unidos. 22 anyos si Gabby nang maganap ang pinakamalungkot na trahedya sa kanilang pamilya. Bata pa lamang si Gabby ay pangarap na niyang malibot ang pinakamagagandang lugar hindi lamang sa US maging sa buong mundo. Ngunit sa kasamaang palad, napatay si Gabby ng sarili niyang nobyo ilang buwan pa lamang sa kanilang paglalakbay. Ang trahedyang ito ay nakakuha ng malawak na atensyon dahil sa pagdodocument ng dalawa sa kanilang paglalakbay na pinost nila sa social media. Isang video din mula sa body camera ng mga pulis at 911 emergency dispatch call recordings ang nag-leak na agad pumukaw sa atensyon ng mga netizens hindi lamang sa Estados Unidos maging sa buong mundo. Ano nga kaya ang naging motibo sa pagpaslang kay Gabby at paanong nahantong ang 22 anyos na dalaga sa nakakalungkot na sitwasyon na iyon? Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Gabby Petito. You want to place your vehicle in the park and go ahead and turn it off for me? No, park? Oh, it isn't parked yet. Okay, turn off your engine. Go ahead and set your keys on the dash for me, all right? What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying? I'm just crying. We've just been fighting this morning. Some personal issues. It was a long day. We were camping yesterday and camping got stuff, flies and stuff. I'm sorry I hit the bump there. I was distracting him from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, ma'am? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it, buddy. I'm so Thank sorry. You. Oh, no, you're fine. I'm going to go ahead and close your door, okay? Why don't you come over here? SO229, I have the female that was on the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You want to tell me what's going on? Yeah, I don't know. It's just, some days I have really bad OCD. And okay. I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I can get really frustrated. Not like mean towards him, I just like, I guess my vibe is like, I am like in a bad mood, and I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood, I've just been really stressed, I had so much work I was doing on my computer bar, but I just quit my job. Okay. I was a nutritionist, that's oh, what, okay. That was my that's job, cool. And I just quit my job to travel across the country, and I'm trying to start a blog, and okay. Just have a blog and stuff, so I've been building my website, so I've just been really stressed, and he doesn't really believe that I could do any of it, so that's kind of been like a, I don't know, he's like a downer, I don't know, we've just been fighting all morning and... You're not in any trouble, so just go ahead and take a seat. Watch your feet.
you to step out of the vehicle. Alrighty. Come on over here. You're not in any trouble right now. So, tell me what's going on. She just gets worked up sometimes, and I try and really distance myself from her, so like I lock the car and I walk away from her. What happened this morning is that she's trying to start up like her own little website blog and everything, so I give her time. We really had a nice morning, if anything, but she just... Si Gabrielle Venora Petito, o mas kilala sa pangalang Gabby, ay ipinanganak noong March 19, 1999. Lumaki si Gabby sa Blue Point, Long Island, New York kasama ang kanyang anim na nakababatang mga kapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Nicole Schmidt at Joe Petito. Bata pa lamang si Gabby ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina kalaunan ay nagpakasal kay Jim Schmidt na taga Long Island habang ang kanyang ama naman ay nagpakasal kay Tanya Petito. Kahit magkahiwalay na ang kanyang mga magulang, nanatili itong malapit sa kanyang ama at ina, pati na rin sa kanyang stepmother at stepfather. Noong 2017, graduate si Gabby sa Bayport Blue Point High School sa Bayport, New York, kung saan nakilala niya si Brian Christopher Laundry. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Gabby, bata pa lamang si Gabby ay napaka-adventurous na nito. Mula pa ng high school ay gusto na ni Gabby na maglakbay sa iba't ibang lugar kaya't sinikap niyang makahanap agad ng trabaho. Si Gabby ay nanirahan sa Carolina Beach, North Carolina mula September 2017 hanggang January 2019 kung saan nagtrabaho siya bilang isang hostess at waitress sa isang restaurant sa Wilmington. Nag-apply siya ng kolehiyo sa Cape Fear Community College ngunit kalaunan ay nagdesisyon si Gabby na wag na munang ituloy ang kanyang pag-aaral. Maliban sa pagtatrabaho ay ginugol din ni Gabby ang kanyang oras sa pamamasyal, pag-hiking at pagbabasa. Nagsimulang makipag-date si Gabby kay Brian noong March 2019. Sa simula pa lamang ay marami na silang mga pagkakatulad ni Brian kaya naman sobrang naging interesado si Gabby sa 24 years old na binata. Si Brian ay isang environmentalist, minimalist at barefoot hiker. Dahil nga halos pareho ng hilig ang dalawa, mabilis silang nagkapalagayan ng loob at kalaunan ay naging magkasintahan. Para makalikom ng sapat na pera para sa kanilang paglalakbay, nagdesisyon ang magkasintahan na magtrabaho sa Publix, isang grocery store sa Northport. Nagtrabaho si Gabby doon bilang isang pharmacist at si Brian naman ay sa grocery department. Ngunit nang magsimula ang pandemya, nagdesisyon ang dalawa na mag-resign na sa trabaho. March 2020, sinelebrate ni Gabby ang kanyang ika-21st birthday sa Nokomis, Florida at nagpunta din sila sa Soap Creek, Georgia. Dinocument ni Gabby ang mga memories nila at balak niyang ipost iyon sa kanyang YouTube channel na tinawag nilang Nomadic Static. Para kay Gabby, isang paraan din iyon upang kumonekta sa ibang tao at panatilihing updated ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya habang naglalakbay sila ni Brian. July 2, 2020, nag-post si Gabby ng isang larawan mula sa kanilang date ni Brian kung saan inanunsyo na magkasintahan ang kanilang engagement. Tuwang-tuwa naman ang magkabilang pamilya sa balitang ito. Todo ang suporta ng Petito family at Laundry family sa dalawa. Di kalaunan pumayag ang mga magulang ni Brian na sina Christopher at Roberta Laundry na lumipat na sa kanilang tahanan si Gabby. December 2020, napag-desisyon na ni Gabby na bumili ng isang 2012 Ford Transit Connect van na kinunek niya into a camper na magagamit nila ni Brian sa kanilang susunod na cross-country trip. Para makalikom ng sapat na pera para sa susunod nilang adventure, nagsimula ulit magtrabaho si Gabby sa Taco Bell at nagkaroon din siya ng isa pang trabaho bilang isang nutritionist. Si Brian naman ay nagtrabaho din sa isang organic juice bar. Nais ni Gabby na i-vlog ang kanilang susunod na adventure at patuloy na palaguin ang kanilang social media accounts. Pangarap din ni Gabby na gawin iyong full-time na trabaho at maging isang full-time travel vlogger. Nang makalikom ng sapat na pera, July 2, 2021, tumulak ang magkasintahan sa kanilang 4 na buwang cross-country trip. Bumisita sila sa Monument Rocks, Great Sand Dunes National Park, Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Mystic Hot Spring at Canyonlands National Park. Medyo kabado ang mga magulang ni Gabby sa kanyang desisyon ngunit kalaunan ay pumayag na din dahil kasama naman ito si Brian. Malaki ang tiwala nila kay Brian na aalagaan ito si Gabby. Nangako din si Gabby sa kanyang mga magulang na lagi silang ia-update saan man sila pumunta.
Ginawa rin iyon ni Gabby sa pamamagitan ng pag-upload ng video via social media para naman sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak para makasabay din sila sa kanilang paglalakbay. Sa mga oras na iyon, umabot na ng 100,000 ang followers ni Gabby sa Instagram, kaya't marami na din ang nakakapanood ng kanyang mga videos at pictures. July 4, 2021, nag-post si Gabby ng picture na nakaapak sa Gove County, Kansas. July 8 naman, isang picture ang pinost ni Gabby na nasa Great Sand Dunes National Park sila sa Colorado. July 18, parehas na nag-upload ang magkasintahan ng pictures na nasa Utah's Zion National Park silang dalawa. Kung babasehan mga videos na magkasintahan ay walang mag-aakala na nagkakaproblema ang dalawa. Sa kabila pala ng masasayang videos na ina-upload nila sa social media, ay may hindi magandang nangyayari sa magkasintahan. Hi, I'm calling to report a domestic dispute. They just drove off. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Alright, I will let somebody know. Thank you. August 12, 2021, isang concerned citizen ang tumawag sa 911 upang i-report ang isang magkasintahan na nag-aaway sa harap ng Moonflower Community Cooperative sa Moab, Utah. Ayon sa concerned citizen na ito, nakita niya na sinampal ng lalaki ang babae. Pagkatapos noon, nakita ng concerned citizen na tila naghahabulan ang dalawa sa sidewalk. Pagkatapos noon ay nakita ulit ng concerned citizen na muling sinampal ng lalaki ang babae. Pagkatapos ay sabay na sumakay ng sasakyan ang dalawa at umalis ng lugar. Bukod sa concerned citizen na tumawag sa 911 ay may isa pa palang witness na nakakita sa insidente na kinilalang si Kylin Schultz. Ayon kay Kylin, tila nag-aaway ang dalawa na parang gustong iwanan ng lalaki ang babae at gusto nitong kuhanin ang cellphone ng babae. Nakita rin ni Kylin na sumakay ang babae sa driver's seat at pagkatapos ay lumipat ito ng passenger seat upang makasakay ang lalaki. Dahil sa report na iyon ng mga concerned citizen, agad na tumulak ang Moab City Police upang hanapin ang van ng magkasintahan. Namataan ng mga pulis ang van malapit sa entrance ng Arch National Park. Agad nilang pinara ang sasakyan at doon nakumpirma ng mga pulis na si Gabby at Brian nga ang nasa loob ng sasakyan. Umiiyak si Gabby sa loob ng sasakyan nang makita sila ng mga pulis. Pinababa nila si Gabby upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang pag-uusap na iyon ay nakuhanan ng body camera footage ng isang opisyal na kalaunan ay pinakita rin sa publiko. Sa footage, inamin ni Gabby na sinaktan niya si Brian dahil buong araw na silang nag-aaway. Stress di umano si Gabby dahil sa dami niyang kailangang gawin at pakiramdam niya ay hindi siya sinusuportahan ni Brian na parang wala itong tiwala na kaya niyang gawin lahat ng plano niya. Inamin din naman ni Brian na nasaktan niya at naitulak ang kanyang fiancé at ayon din kay Brian na gawa niya lang iyon upang pakalmahin si Gabby. Kinausap ng mga officers ang dalawa at wala naman sa kanila ang gustong magkaso. Ayon sa attending officer na si Daniel Robbins, mental breakdown lamang daw ang nangyari at hindi domestic violence kaya't walang naaresto sa magkasintahan. Ang dalawa di umano'y parehas na nakararanas ng mental breakdown na siyang dahilan ng kanilang pagtatalo. Kalaunan, pinayuhan ng mga pulis ang dalawa na maghiwalay muna. Sinama ng mga pulis si Brian sa isang motel at ibinigay ang susi ng sasakyan kay Gabby. August 17, lumipad si Brian papuntang Tampa, Florida mula Salt Lake City nang hindi kasama si Gabby. Umalis si Brian dahil kailangan niya di umanong kumuha ng mga supply at bakantihin ang storage unit na kanilang nirentahan upang makatipid dahil plano na magkasintahan na extend ang kanilang road trip adventure. Namalagi naman ang ilang araw si Gabby sa isang hotel malapit sa Salt Lake City International Airport. Ayon sa mga staff ng hotel, nag-check out si Gabby sa hotel ng August 24. Bumalik naman di umano si Brian ng Salt Lake City ng August 23 upang samahan ulit si Gabby at ipagpatuloy ang kanilang road trip. August 25, huling nakausap ni Nicole ang kanyang anak. Meron ng tensyon na naramdaman si Nicole habang nakikipag-usap sa kanyang anak ngunit hindi naman nagsabi ng problema si Gabby sa kanyang ina. August 27, 2021, may mga reports na nakita si Gabby sa isang restaurant kasama si Brian. Nakikipag-away di umano si Brian sa isang restaurant staff sa Jackson Hole. Matapos makipagtalo ni Brian, iniwan ni Brian si Gabby na umiiyak sa restaurant.
Makalipas ang 4 oras, ilang travel vloggers naman ang nakakita sa van na magkasintahan na inabandona sa Grand Teton National Park. Parehas na araw na iyon, August 27, 2021, nakatanggap si Nicole ng kakaibang text mula kay Gabby. Ang mensahe ay naglalaman ng, "Maaari mo bang tulungan si Stan? Patuloy kasi akong nakakatanggap ng mga voicemail at missed call mula sa kanya." Ayon kay Nicole, medyo weird at nakakabahala ito dahil hindi tinatawag ni Gabby ang kanyang lolo sa pangalan nito. Lalo pang lumakas ang hinala ni Nicole dahil noong August 25, 2021 pa niya huling nakausap sa FaceTime ang anak. Halos 3 beses sa 1 linggo kasi kung makipag-FaceTime sa kanya si Gabby. Sinubukan tawagan ni Nicole ang kanyang anak ngunit naka-off na ang telepono nito. Sa unang 2 araw, inisip ni Nicole na maaaring nasa lugar ito na walang signal kaya hindi nila makontak ang dalaga. Pagsapit ng 8th araw na walang paramdam si Gabby ay nabalutan na ng takot at pag-aalala si Nicole. Sinubukan na ding i-text ni Nicole si Brian at ang ina nito na si Roberta noong September 10, 2021, ngunit wala din siyang natanggap na tugon. Dahil doon, ang sumunod na araw ay inireport na ng Petito family ang pagkawala ni Gabby. Agad namang nagsagawa ang pamilya Petito at ang pulis ng nationwide search para sa nawawalang van life vlogger. Kasunod ng missing person report, sinabi ng tagapagsalita ng Northport Police na si Josh Taylor sa isinagawang press conference sa Florida noong September 15, 2021 na si Brian ay tahimik na palang nakauwi sa kanilang tahanan 10 araw na nakakaraan bago pa naiulat na nawawala si Gabby. Nang lumabas ang balita sa pagkawala ni Gabby, marami ang naging interesado at marami ang nagpresentang tumulong sa paghahanap sa 22 anyos na dalaga. Ang hashtag Gabby Petito ay naging viral at na-view ng higit 500 milyong tao sa TikTok. Sa halip na tumulong sa paghahanap ang Laundrie family, September 14, nag-issue sila ng statement at sinabi na nag-hire na sila ng abogado at hindi sila makikipagtulungan sa mga investigador. Isang liham naman na naka-address sa mga magulang ni Brian ang binasa sa harap ng news media noong September 16, 2021. Humihingi ng tulong ang mga magulang ni Gabby sa pamilya Laundrie upang mapabilis ang paghahanap sa dalaga. Sa kabila ng pagtanggi ng pamilya Laundrie na makipagtulungan ay nagsumamo ng tulong ang pamilya ni Gabby. Ayon sa kanila, alam nila na alam ni Brian kung nasaan si Gabby kaya't nagsusumamo sila na sana ay sabihin na ni Brian kung nasaan si Gabby. Nang sumunod na araw, nagsalita ang kapatid ni Brian na si Cassie Laundrie sa Good Morning America News. Sinuway niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang dahil ayon sa kanya ay parang kapatid na ang turing niya kay Gabby. Wala di umano siyang hiling, kundi mahanap si Gabby sa lalong madaling panahon. Dahil hindi malaman kung nasaan si Brian at hindi rin nakikipagtulungan ang Laundrie family sa imbestigasyon, ay itinuring na person of interest si Brian Laundrie sa pagkawala ni Gabby. Sinubukan pumunta ng mga opisyal ng US FBI at Suffolk County Police Department sa tahanan ng mga Laundrie upang kausapin ang mga ito, ngunit nabigo sila. Ayon sa pamilya Laundrie, abogado nila ang dapat nilang kausapin. Habang gumugulong ang investigasyon, inilabas sa publiko ang video ni Gabby at Brian mula sa body camera footage ng mga pulis. Matinding pagbatikos naman ang ibinato ng mga tao sa Moab Police dahil ayon sa kanila ay hindi mahahantong si Gabby sa ganoong sitwasyon kung ginawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. September 17, 2021, inireport ng Laundrie family sa mga otoridad ang pagkawala ni Brian. Ayon sa kanila ay matagal nang hindi umuwi ng bahay si Brian. Dahil doon, magkasamang nagtulungan ang FBI, ang North Police at ang Suffolk County Police Department upang mapabilis ang paghahanap sa magkasintahan. Matapos ang mahigit 1 linggong paghahanap, September 19, natagpuan ng FBI ang katawan ni Gabby malapit sa Grand Teton National Park. Ayon sa FBI Denver Field Office, homicide ang ikinamatay ni Gabby. Dahil si Brian ang itinuring na person of interest, agad na nag-issue ang U.S. District Court of Wyoming ng federal warrant upang arestuhin si Brian. Dahil hindi rin nga alam kung nasaan si Brian, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Brian ay agad na makipag-ugnayan sa mga otoridad. September 20, tumulak ang mga pulis sa bahay ng mga Laundrie upang maghalughog.
Kinumpiska ng mga pulis ang silver Mustang ng binata at isang hard drive na inaakalang may lamang mga ebidensya. Labis naman ang paghinagpis at pagdadalamhati ng pamilya Petito sa sinapit ng kanilang anak. Isang candlelight vigil ang idinaos para kay Gabby sa kanilang hometown sa Blue Point, New York. Inannounce naman ng ama ni Gabby na si Joe Petito ang binuong Gabby Petito Foundation upang tulungan ang mga taong nasa parehas na sitwasyon katulad ni Gabby. Layunin din ng foundation na mabigyan ng resources at guidance ang mga magulang na naghahanap sa kanilang mga nawawalang anak. Halos 1,000 tao naman ang umattend sa public memorial service ni Gabby sa Long Island, New York Funeral Home na ginanap noong September 26, 2021. Ang funeral service na ito ay ipinalabas din online. Nagpasalamat din si Joe sa lahat ng sumuporta at tumulong sa kanila upang mahanap ang kanilang anak. Hiniling ni Joe sa mga dumalo na huwag malungkot sa sinapit ng kanilang anak at sa halip ay gawing inspirasyon si Gabby na piniling unahin ang sarili at gawin ang mga bagay na gusto niya habang may oras pa. Dumating ang resulta ng autopsy sa katawan ni Gabby mahigit 3 linggo matapos matagpuan ang kanyang bangkay. Ipinahayag ng isang medical examiner na si Gabby ay sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. October 21, 2021, nakatanggap ang mga otoridad ng Alabama ng ulat na may ilang nakakita kay Brian 600 miles ang layo mula Northport. Hindi kalaunan, natagpuan ng mga pulis ang gamit ni Brian na may katabing mga kalansay ng tao sa Mayakahatchee Creek Environmental Park. Agad na isinailalim ang mga kalansay sa pagsusuri at nakumpirma na iyon nga ay kay Brian dahil sa dental records na nakuha sa mga labi. Ayon sa mga magulang ni Brian, huling beses na nakita nila si Brian noong September 8, 2021 nang umalis ito sa kanilang tahanan upang mag-hiking. Dahil sa napakagulong sitwasyon, nagpa siya ang mga magulang ni Brian na i-cremate na lamang ang katawan niya at huwag nang magdaos ng funeral service. Labis din ang paghihinagpis ng magulang ni Brian sa kanyang pagkamatay. Maaaring sangkot nga ito sa pagkamatay ni Gabby, ngunit sa kabilang banda ay anak pa rin nila ang binata. Umasa ang laundry family na ang pangyayaring iyon ay maghahatid na ng closure sa pamilya Petito. January 21, 2022, isiniwalat ng FBI ang notebook na natagpuan malapit sa mga labi ni Brian na naglalaman ng mga pag-amin na siya nga ang pumatay kay Gabby. Ayon sa sulat ni Brian, tinapos ko ang kanyang buhay. Akala ko it was merciful na iyon ang gusto niya. Ngunit nakikita ko na ngayon lahat ng aking pagkakamali na nagawa. Nagpanik ako, I was in shock. But from the moment I decided to take away her pain, alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang magpatuloy nang wala si Gabby. Isinulat din ni Brian na nasugatan di umano si Gabby habang nagmamadali silang bumalik sa kanilang sasakyan dahil magdidilim na. Sinubukan nilang tumawid sa isang batis pero naaksidente di umano si Gabby at nagkaroon ito ng maliit na bukol sa noo ngunit kalaunan ay lumala ang sitwasyon ni Gabby. Sobra di umano ang sakit na naramdaman ni Gabby kaya't nagmakaawa ito sa kanya na tulungan siya nitong wakasan na ang kanyang paghihirap. Dahil mahal na mahal ni Brian si Gabby, doon na siya nagpasya na tapusin na ang paghihirap ni Gabby. Dinagdag pa ni Brian na tinapos niya ang kanyang buhay malapit sa creek upang kainin ng mga hayop ang kanyang katawan. Umaasa siya na magdadala ito ng katiwasayan sa mga taong kanyang maiiwan. Humiling din si Brian na pulutin ang kanyang mga gamit dahil ayaw di umano ni Gabby ng makalat. Matapos ang isinagawang pagsisiyasat ng FBI Denver Division, wala nang natukoy na iba pang maaaring maging sangkot sa pangyayaring ito. Dahil doon, idiniklara na sarado na ang kaso. March 10, 2022, nagsampa ng kaso ang mga magulang ni Gabby sa pamilya laundry. Humihingi sila ng $30,000 bilang danyos para sa mental break anguish na naranasan nila dahil sa di umano'y panliling lang sa kanila ng pamilya laundry. Nakasaad din sa isinampang kaso na tinulungan ni na Christopher at Roberta si Brian na itago ang pagkakapatay kay Gabby. Gumawa rin di umano ang mag-asawang laundry ng plano upang mapatakas si Brian. Sinabi rin sa demanda na sa halip na tulungang maghanap kay Gabby ay nagbakasyon pa sila kasama si Brian at hindi pinansin ang paghingi nila ng tulong. Binlock din Roberta ang numero at Facebook profile ni Nicole upang maiwasan itong makipag-ugnayan sa kanila.
June 30, 2022, tumanggi ang Florida Circuit Court Judge sa ihinain na motion ng Laundrie family na i-dismiss ang kasong isinampa ng Petito family. Ayon sa civil case, alam ng mga magulang ni Brian ang kinaroroonan ng bangkay ni Gabby noong panahon kung saan ang mga otoridad ay nagsasagawa ng malawakang pagsisiyasat. Sinikap ng pamilya Laundrie na i-dismiss ang kaso at sinabing hindi sila obligadong ibunyag ang anumang impormasyong alam nila tungkol sa kanilang anak o kay Gabby. Sinayuna naman ni Judge Hunter Carroll ang katwirang iyon, ngunit hindi sang-ayon ang judge sa mga aksyon na kanilang ginawa habang hinahanap pa si Gabby. Katulad na lamang ng kanilang pahayag sa publiko kung saan sinabi nilang umaasa silang matatagpo ang buhay si Gabby kahit na alam nila na patay na ang dalaga. Isinapubliko rin ng Petito family ang isang liham na nakuha ng FBI sa backpack ni Brian malapit sa kanyang labi. Ang sulat ay nakalagay sa loob ng isang sobre. Ang sobre naman ay may nakasulat sa labas na Brian Christopher Laundrie, burn after reading o sunugin pagkatapos basahin. Ang sulat na nakita sa bag ay galing sa ina ni Brian na sinasabing binigay kay Brian bago ito umalis sa kanilang tahanan noong September 1, 2021. Sinabi ni Roberta sa sulat na, "Gusto kong ipaalala sa iyo na palagi kitang mamahalin at alam ko na ganoon ka rin sa akin. You are my boy at walang makakapigil sa akin na mahalin ka. Walang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Kahit anong gawin natin o saan man tayo makarating, palagi nating mamahalin ang isa't isa. Kung nasa kulungan ka, ipagbe-bake pa rin kita ng cake. Kung kailangan mong itapon ang isang katawan ng tao, lilitaw ako na may dalang garbage bag. Kung lilipad ka papuntang buwan, babantayan ko ang langit hanggang sa araw na iyong pagbalik. Kung sasabihin mo sa akin na hindi ka natutuwa sa lakas ng loob ko, kukuha ako ng bagong lakas ng loob para sa iyo. Makikita mong mahal ka ng mga tao sa gawa, hindi sa salita. Walang makakapaghiwalay sa atin kahit na kasalanan." Isinama rin ni Roberta ang isang talata sa Biblia. Walang binanggit tungkol kay Gabby Petito sa sulat. Wala rin iyong kasamang petsa o reference kung kailan iyon isinulat, ngunit base sa nakasaad sa sulat, alam ni Roberta na patay na si Gabby. Sa isang affidavit, sinabi ni Roberta na isinulat niya ang liham para kay Brian noong meron silang hindi pagkakaintindihan. Sinikap lamang di umano ni Roberta na muling mapalapit kay Brian at ayusin ang kanilang relasyon. Umasa din si Roberta na sa pamamagitan ng liham na iyon ay maipapaalala niya kay Brian kung gaano siya kamahal ng kanyang ina. Nakapaloob din sa affidavit na ang ginamit ni Roberta ng mga salita sa sulat ay walang koneksyon sa naging aksyon ni Brian at sa pagpatay nito kay Gabby. Sa makatuwid, ang liham na iyon ay wala di umanong kinalaman kay Gabby. Binanggit rin doon ni Roberta na mahilig si Brian na magbasa ng libro tulad ng The Runaway Bunny at Little Bear. Ayon kay Roberta, ang katagang burn after reading ay isang joke na malimit na ginagamit ng kanyang pamilya. Wala di umano iyong ibig sabihin at wala itong koneksyon sa pagkamatay ni Gabby. Ang paglilitis sa kaso ay nakatakdang magsimula sa Mayo 2024. November 3, 2022, nagsampa rin ang kaso ang Petito family ng 50 million wrongful death suit laban sa Moab City Police Department ng Utah dahil sa pagkamatay ni Gabby. Umabot naman sa 13 ang dawit sa kaso. Ihinain ang kaso dahil sa kapabayaan o negligent failure ng nasabing departamento. Isang investigative report naman ang inilabas ng lungsod ng Moab matapos ang isinagawang pag-review sa mga opisyal na tumugon noon sa insidente. Lumabas na nakagawa ng unintentional mistake o kapabayaan ang mga opisyal noong araw na iyon. Matapos ang isinagawang deliberasyon, nagkasundo ang dalawang panig at nakatanggap ang pamilya Petito ng $3 million settlement. Ayon naman sa abogado ng pamilya Petito, ang perang natanggap nila ay mapupunta sa Gabby Petito Foundation upang suportahan ang layunin na isinusulong ng foundation. Dahil nakakuha ng malawak na atensyon ang kaso ni Gabby Petito, ginawan ito ng movie ng Lifetime Channel na pinamagatang The Gabby Petito Story na umere noong October 1, 2022. Tiniyak din ng mga magulang ni Gabby na kasama nila ito san man sila mapadpad, kaya't si Nicole, Joe, Jim at Tara ay nagpatato sa kanilang bisig ng parehas na tattoo na meron si Gabby na nagsasabing, "Let it be."